What is a closed herd flock system? Kanina po, inang natin regarding this. It is very important to make your program sustainable as a smallholder or regionholder farmer. Ito po ang illustration niyan. For example, free-range farm, at hanggat maaari po, wala pong ibang chickens area. That is the most ideal one. It reduces the chances magkabulutong, magkasipon yung inyong alaga. Remember po, yan po yung inyong investment, no? Nandiyan po yung inyong investment. So, importante po yan na malayo po sa mga threats na other chickens. Yeah, carrier po yung iba, possible. Okay? So, when you get your day-old chicks, no? It has to be a source from a certified breeder farm only. Bakit po, ini-insist ko po lagi yun? Kasi importante po yung genetics nyo, tama yung program na gagawin ninyo. Match po siya. Kaya importante po yan ay match. Dito po makikita nyo, properly vaccinated and managed properly ang ating mga male at female breeders, no? Which will produce the F1s, no? Ito yung certified parent stocks, ito yung F1. So, umpisa pa lang, malalaman nyo na sa mga F1, kung alin ang babae at lalaki. Ang lalaki po may patak sa ulo. Ito pong variety na D109 will produce that white spot on the head for males, while the female is all black. So yan po, makikita nyo na uniform po lagi ang labas. Huh? Bawal po, no? No natives, fighting cocks, or other chickens from questionable source. No? Important po kasi wala pong cross-contamination, mas consistent ang genetic quality, good health profile, and consistent production result. Tandaan nyo, pagka sakit po, doble gastos nyo dyan, mortality-wise, and also yung inputs ng gastos nyo sa gamot. No? At yung productivity. So actually, tinatamaan kayo ng three points doon sa ganung problema, three problems. Kaya iwasan po natin magkasakit ang inyong alaga by staying away from other chickens. No? Mixing of disease will cause mixing of microorganisms kada isang hayop. So, increased viral and bacterial challenges to the flock, interspecies infection, manure and waste contacts to the birds, yan po, yung halo-halo, yung manok, ganyan. Old MacDonald had a farming system, mayroon pong side effect yan. Yung mga ganyan, halo-halo, magkakasakit po. And disease occur, possible deaths, antibiotic use resistance, costly and negative results, and eventually closure. At meron pong mga studies ngayon sa ibang bansa na yung farming system na ganito is not viable dahil po yung effect niyan, yung microorganism na ililipat po sa ibang species, no? At eventually na itatalon po sa ibang hayop, sa baboy, no? And eventually po, possible na lumipat sa tao. Kaya po, iniiwasan natin yung gantong sistema. Okay? Highly populated intensive farming versus low density relaxed farming for smallholder farmers. No? Makikita nyo naman yung density, hindi tayo fully cramped ang sistema versus sa ating meron silang space, nakakalakad sila, nakakaikot. So eventually, less stressful. Para din pong sa tao, no, pagka masyadong maraming tao, nakaka-stress, no? Ganon din po sa hayop. Na-stress sila sa ganong program. And eventually, lumalabas po ang mga, bumababa ang kanilang resistance. Pag bumababa ang resistance, tataas po ang chance na magkaroon ng infection. Mixing with breeds, varieties, and species will result to high incidences of disease, lingering sickness, high mortalities, low genetic potential, irregular production, and loss of potential income, and losses in stocks and money. So, yan po yung mga side effect niya, kaya hindi po natin nire-recommend yung ganyang program. Dahil hindi po uunlad ng programa habang buhay po kayong naggagamot ng hayop. At wala akong bibili ng hayop na marami pong gamot at meron pong sipon. Free-range poultry farming is a relaxed poultry farming utilizing the right genetics, no? Paano po yan? Yan po. Kumakain po sila talaga ng mga leaves, no? And grubs, those area. At yan po yung kanilang
system na meron po silang mga nakukuha sa area na nakakatulong sa kanilang katawan at eventually sa production, it has some good effects on you. Okay? What is pedigree selection of your lines? Ito po yung namimili ka, selecting the right combination of breeds and varieties that will be the main source of traits that are based on a demand by customers. Dito po, you don't need to reinvent this wheel. No? Kaya meron na pong genetics para dyan. Hindi na kailangan mag-experiment. Ano? Uniform production and feed efficient. Ibig sabihin, cost efficient sila to produce. This cost to produce, higher income for the farmer. 99% and makeup of the offspring will hold true. Ibig sabihin po, yung trait and makeup ng magulang, mailipat nila yung magandang traits. No? Replication or expansion of gene pool will start from here. Okay? Dati po, nung unang panahon, nung 1960s, live weight lang ang tinitingnan. Okay na. Pero ngayon po, very scientific na po ang approach. Ang dami pong hinihanap sa programa. Focusing more in high productivity. Higher volume of saleable produce, lesser mortalities, higher sizes and quality, value added for poultry farming. Siyempre, kung mas marami po ang buhay ng alaga, marami kayo mabibenta, mas malalaki ang size, mas marami, that is the objective. Why do you need parent stocks? No? Importance of parent stocks. Proven genetic stocks with 99% uniformity in production. So, kailangan po uniform productivity. Feather, auto, or color sexable. Explain po natin yan. Can be distinguished at day old pa lang. So, alam niyo na po yung babae at lalaki. So, you can sell high for the females over the males. Dahil in demand po yung females for egg production. Maximum genetic potential can be attained. Uniform productivity values can predict cost and profit. So, ibig sabihin, mapapilit niyo na po yung kita nyo. And you can have a program. Programa, hindi ho yung nagbabaka sakali o nanguhula tayo. Uniform feed efficiency, as I've said, 70% of your cost is feeds. Objective is to combine the best of the best for the specific production with uniform result. Therefore, doon nyo ma-attain ang sustainability. Dito po sa mga next slides, makikita nyo po yung mga levels ng actual commercial poultry production based on the genetics na ginagamit. Okay? Ito po example ng parent stocks, grandparent stocks, AB line and CD line. Meron pong dilaw sa pagitan niyan dahil po, ibig sabihin nun yan, hindi sila related. Yan ang nagtatanong minsan po, Dok, bakit sabihin nyo hindi related? Eh, parehong puti ho yan o parehong pula. Meron po mga subpopulation ng mga dominant gene and recessive gene. Yun ho yung mga genetics combination na dapat tama yung kombinasyon na gagawin para po yung right produce ang lalabas. So, if this will be Rhode Island Reds, merong subpopulation na recessive gene at merong population na dominant gene. Yun yung kinukuha yung dominant gene. And part of it is on the subpopulation of recessive gene. So, GPS or grandparent stocks, no? Hindi po sila related or distant, highly distant related. Makukuha po sa AB line ay yung male line. Yung pong male line, yan po yung pagka nag-breed po yung grandparent stocks, yung anak ngan ay either babae at lalaki, there's a 50-50 chance. Yung pong AB line na male, yun po yung ginagamit na parent stock na male line. Ano? So, yung pong female niyan is the recessive. So, hindi po yung sinasama sa program. Dinidiscard po yun. No? Sa CD line naman, no, yun yung female line na gagamitin. Yun yung male line ng CD line ay dinidiscard din po. So, yan po yung gagamitin to hybridize the program, yung parent stocks na yan. Kaya definitely, hindi po sila related, no? Okay? Yung kanilang breeding ng dalawang male line at female line will produce the ABCD line or the F1. Yan po lalabas yung F1 hybrid. So, lahat ng magandang traits nakukuha po dyan sa mga F1 na yan. Kung babae po yan, malakas mangitlog, maaga mag-mature. Kung lalaki naman po, malakas magkarne at the less amount of feeds, lesser amount of feeds. Yan. Another example po, no, to explain it further. Yung mga pure lines po, dyan po hinuhugo to in-extract ang mga grandparents.
Ang mga grandparents po, bago sila ma-qualify as grandparents, meron po silang criteria na kailangan i-follow para po makuha yung line na yon. So kahit po sa AB line at CD line, nakikita nyo hindi related. Yung pong parents tax, yan po yung kanilang, yung male at female line, dyan po ngayon ibibreed para po makakuha yung commercial line. Porky production hierarchy of dominant CZ. Dito po, ganun din po ang system. Kaya po hindi natin pwedeng gawin lang locally. O kaya makakuha tayo ng F1 ng dominant, pwede natin gawin ng genetic production from that F1. Kasi po, mix na po yun. So, as explained earlier, pure lines or heritage pure lines from Europe selected for the productivity needs of the farmer. Tapos itetest po yan at kukunin po yung grandparents tax dyan. And then, the grandparents tax is padadamihin po yan, i-replicate para po makagawa ng economic volume to produce the parent stock. Yung produce the parent stock, the AB male breeder will be mated with the CD female breeder to produce the hybrid F1. Yung pong hybrid F1, ano? So, importante po hybrid ang F1 kasi po yung productivity nasa kanila. Desirable productivity traits of the male and female breeder will be combined in the hybrid F1. Ngayon, yung F1 na pong yan, pagka po F1 na male, ginagamit po natin sa ating program na meat type. Habang yung babae, ginagamit nating layer type. So, yan po yung ating level. So, I hope that you will review this again and again para po maintindihan nyo kung bakit po hindi po tayo nagbabackcross o nag-inbreed sa commercial poultry production dahil po magkakaroon kayo ng inbreeding effect. Ito po example ng supply chain ng egg production. From the set po sa ibabaw ng mga pure lines to the grandparent stock to the parent stock, yun yung isang set na pure line na yon has the potential to produce so many replications, productions of eggs on a simple combination of A, B, C, D line can produce 600 million of eggs to produce for production of food, no? Bread, eggs, no? And other processed food, no? So, ibig sabihin po yung simpleng production and can have that replicating ability. So, ganyan po ka-essential ang poultry sa food production and food security ng mundo. Breeding structure po, again, isang 1 male at 10 females can produce 150 GGPs, can produce 7,500 GPs, 375,000 parent stocks, 50 million broilers, and 70 tons of meat. Kaya po ang kanyang productivity ay ganun kaganda, ang replication niya ay malaki. Successful hybridization will produce highly robust chicken and with a good livability. Ibig sabihin po, marami kayong ma-harvest. Feed efficient. So, ibig sabihin po, less feeds ang kailangan to convert to meat, no? More eggs and meat converted from grains. Longer egg like productivity. Faster meat production cycle. Uniform in feeds and production parameters. Pagka po sinabi ng 120 grams na pakakain para mangitlog ang manok o nangitlog ang manok, 120 grams lang ibibigay sa lahat. And the response of all the flock, birds in the flock, will have the same result. Okay? Malaki ang naitutulong ng free-range chicken farming para sa mga smallholder farmers dahil bukod sa nagkakaroon sila ng kabuhayan, naiinganyo rin sila magkaroon ng sarili nilang mga produkto at market para dito. Ako po si Dr. Erwin Joseph Cruz. Ako po ay free-range poultry specialist. Ang free-range chicken po ay inibigay natin yung pinakamalapit na natural behavior ng animal sa kanyang lugar. So pagka po yung management natin at program ay relax sila, yung stress hormones sila mababa. And stress hormones, as we know, kahit sa tao, nakakababa ng immune system at nagiging sakitin. Eventually, pag ang hayop sakitin, we have to intervene ng mga medicines. At yung medicines na yun, minsan nakukuha ng mga taong nagkukonsume ng product nito. Pangalawa po, match po siya sa mga smallholder farmers. Ito po yung nag-aalaga ng 1,000 below na may market sila sa lokalidad na hindi naaabot ng mga commercial farming. We are trying to empower the farmers to have their products
to have their market and to have their good food on their tables. May iba't ibang lahi ng manok na ginagamit para sa free-range chicken farming. Kailangan rin na tama ang kombinasyon ng manok para maging productive ito. Ito yung tinatawag ng mga classic lines. Can be considered also the heritage breed. We have the Rhode Island Red, ito po yung pula. Yung Bart Limotrack, ito po yung huli. Yung Sussex po ay yung puti na may itim-itim sa leeg at matpakpak. Ang hinahabol po natin ay yung objective na maikumbine sila ng tama na maging productive. Kaya po tayo kumukuha ng genetic lines na ito dahil proven na po ang product na ito ay very effective to provide 280 eggs a year and about 1.4 to 1.5 kilos of chicken meat in just 70 days. Ang productivity is more important than the color of the animal. Kasi ang bottom line natin dito, kumita ang farmer. Pero dito po, binabalance natin yung dalawang mundo. Relax ang manok, maganda yung kanyang environment, at the same time, productive pa rin siya. Ibinahagi rin ni Dr. Erwin Cruz, isang free-range farmer, ang iba't ibang kombinasyon ng mga lahi ng manok. Meron tayong tinatawag na D109 na yung kanyang kombinasyon na Rhode Island Red at Bart Limotrack, proven and tested na yung anak. At ang maganda po ron, pagpisa pa lang, alam niyo na yung babae lalaki. Red dominant 149, Sussex line o yung puti yung lalaki, combination with the Bart Limotrack na female. Tapos yung D107, which is the dominant blue na lalaki at Bart Limotrack. Ito po sa level na to is basic genetic program. Pagka po dito, kahit ordinary o first-timer, pwedeng magamitan yung breeding program. At yung dominant D853, ito yung combination ng Rhode Island Red male with Rhode Island female. Ang combination na to ay ginawa para dual life siya. Malakas pong magkarne, nangingitlog pa rin po ng marami, pero palagi pong may sacrifice. Hindi pwedeng malakas mangitlog, malakas magkarne. That is the rule of nature. Ang common na ginagamit for egg is the Rhode Island Red, Bart Limotrack, Rhode Island White, and then the male line is the dominant blue and the Sussex. Pagkarni naman po, more of the Rhode Island Red, Cornish, or Pinton. So we have this combination, pari farmer, ang manok niya colored chicken. Natutuwa siya sa alaga niya, na inganyo siya mag-farming. Ang pagiging sustainable ng free-range chicken farming ay mahalaga para magkaroon ang mga magsasaka ng mas maraming produkto para sa kanilang kabuhayan. Kami po ay nag-produce ng programa. That is part of the empowerment of smallholder poultry farmers. Pagka po kayo ini-empower niyo yung farmer, binibigyan niyo po siya ng oportunidad na lumaki at lumawak ang negosyo niya. So pwede po silang kumuha sa amin ng breeders. Pwede naman lang kumuha sa amin ng SISU lang o F1 lang. And we have seminars and technical consultations for you para maging maunlad ang program sa probinsya. Ito pong mga SISU natin, tools lang po yan. We need the knowledge first. You invest on this kasi yung knowledge nyo hindi na maaano sa inyo. Ang mga partners po ng free range ay proud sa kanilang product. They have a character. They have a sense of belongingness. An educated farmer, successful farmer. Kung properly educated kayo, you can earn and invest more in this program in your provinces. Ang paggamit ng mga natural na pagkain ay nakapagbibigay ng magandang kalusugan sa mga hayop tulad ng manok. Ito ang ginagamit sa free-range chicken farm ng Tarlac Agricultural University na ipinaliwanag ni Sherlon Uaperina, estudyante mula sa College of Veterinary Medicine. Ang green beans or green peas ay ginagamit ito pagdagdag sa pagkain ng manok. At ito ay nakakatulong sa mga manok dahil ito ay natural. Walang halong hormones o iba pang biochemicals na tinatawag. Iba't ibang klase ng green peas na ginagamit ay atakwin, azola, at meron din patiriyan. Ang duckweed ay isang halaman na tumutubo sa tubig. Ito ay nag-multiply after 10 days. At hindi lang ang proseso sa pagpapatubo ng duckweed. Kailangan ito ay fresh water, pero kailangan ito ay walang halong tubig. At ang kailangan ito ay hindi masyadong mainit na tubig bago sa ilagay. Ang duckweed ay pwedeng paarawan 10 hours a day. Pwede siyang pakainin dahil ito ay nakapagbigay ng maraming protina. Ito is 40% ng protein content na makukuha dito. Pwede makakuha ang mga manok ng carotene. At pwede itong nagbibigay ng vitamin A pang pangangilang mata. At iwas din ito sa arthritis na tinatawag sa mga manok. Ang azola ay isang maliliit na halaman na tumutubo sa tubig. At ito ay isang tinatawag na floating bird. At tumutubo ito sa loob ng 2 hanggang 3 araw.
Ang azolla ay merong 20 to 25% ng protein. Ito rin ay merong low carbohydrate, high omega-3 factor, and low fat protein na nakakapagbigay ng good cholesterol. Kumakita natin ang mga manok na kumakain ng azolla. Sobrang siksik na siksik yung katawan nila compared kung kumakain sila ng commercial food na fuel. Ang madre de agua, rich in protein rin na, ang ginagamit ito ng maraming farmers. Meron na itong 18.1 crude protein, 2.5% of food fiber, 2.66 crude fat, and 5% calcium. Ang mga benefits ng green peeling, magkakaroon sila ng boost immune system na para maiwasan nila ang mga sakit. At the same time, magiging healthy rin ito pag kinain ito ng mga tao. Maliban sa mga natural na pagkain, gumagamit rin ang Tarlac Agricultural University ng mga natural probiotics sa kanilang farm. Ako si Bonica Kadatar, studente ng Tarlac Agricultural University College of Veterinary Medicine. Kami po ay tinuturuan ni Dr. Maria Tuchon de Fran ng paggawa ng mga natural probiotic products. Ito po ay ginagamit namin sa ating mga poultry projects o sa mga manok dito sa daily. Yung mga fermented plant juice, mostly yung mga tops ang ginagamit natin kasi yung mga bagong usbong na halaman, sila yung may pinakamaraming vitamins and minerals na pwede natin maibigay sa ating mga hayop. Ang mga halaman na ito ay kamote, kangkong, squash, bamboo shoots, and sayota. Ang mga natural probiotic products na ito, pina-ferment natin for 7 days, tapos ilalagay natin sa isang mayinit na container. Ang concentration niya is 2 tablespoons of the made probiotic products is to 1 liter of water. Ako po si Beverly Tobebe from Tarlac Agricultural University. Ang effective microorganism po ay tumutulong upang mabawasan ang mabahong amoy sa manggapan. Ang mga ginagamit po dito ay 4 na litro ng pinaghugasan po ng rice, 100 grams of beans, isa pong kilo ng molasses. Paghahalo-haloin po ang lahat ng mga to sa isa pong container, tapos i-cover po. After 7 days, ilalagay po siya sa malamig na lalagyan, tapos after 7 days po, i-ferment po siya. Ang epekto po nito sa ating mga manok ay pinopromote niya po yung magandang movement ng intestines niya, tapos kineprevent po yung mga harmful or mga pathogenic bacteria, and nagko-contain din po sila ng antioxidant, plus ini-improve niya po yung immune system ng mga manok. Meron din silang ginagawang OHN o Oriental Herb Nutrient na ipinaliwanag ni Maverick Gonzalez. Ang OHN o ang Oriental Herb Nutrient ay mabisang ginagamit para sa ating mga manok upang mag-boost ang kanilang immune system. Bale, ang mga kakailanganin po sa paggawa ng OHN, ginayat na sili, sibuyas, bawang at tuya, kung saan ihahalo ito sa 2 litro ng suka at iimbak po ito ng 12 oras. Pagkalipas ng 12 oras, dadagdagan naman po ng 1 litro ng molasses at tatakpan po ulit ito ng Manila paper at iimbak ng 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw, ay magdadagdag naman po tayo ng green kung saan iimbak ito ng 5 to 7 days. Pagkatapos po nito, ay pwede na po natin i-harvest. 2 tablespoons of OHN, imimix po siya sa 1 litro ng tubig kung saan ipapainom po natin ito sa ating mga manok 3 times a week. Ganda po ang paggamit ng natural probiotic products kasi naiwasan nito ang paggamit ng mga chemical tulad ng antibiotics. Dahil dito, gaganda ang kalusugan at ang paglaki ng ating mga hayop. Ako po si Mr. Roderick Green, taga Barangay Lauren, Amingan, Pangasinan. Ako po ngayon ay nag-aalaga ng free-range chicken. Dati po akong medical rep, but eventually, unti-unti tayo nahatak sa farming. Hindi ko na talaga mag-aalaga ng mga natin. Hanggang sa isip ko na magkaroon ng sariling pagkakitaan gaya ng free-range protein. Something new at iba ang pag-aalaga at sistema ng mga natin. Nagkakila ko nito Erwin, nakilala niyo mga breeds niya, at nakita ko very interesting. From there, nagkaroon kami na malinig na pag-uusap kung paano mapapa-spread yung ganitong sistema sa mga kapwa ng sikaro. Hindi naging madali sa amin ng pag-grow. Kaya nag-start ako about 15 heads para at least malaman ko yung tamang sistema. From there, unti-unti kami nakikita yung potential ng pagpapalaki ng Erwin chicken. From 50 heads, we're producing our own chicks. Ngayon, mayroon lang po tayo mga 18 breeders. Ito yung bitaw natin, parent stock. Ito pinag-produce ng mga F1 na CCO. Ito yung first generation na anak ng mga breeders natin. Pinapalikin natin ito para maging sipalit yung lalaki at sipalit yung babae. Ang babae, ito yung minano natin egg production for the layer head. Ang babae, pinapalikin natin, ito yung dinidisperse natin sa mga
for the grow-out events na sinasabi natin. Inasal naman, ito yung mga nais, ito yung pinapalagay para maging kamyo. Ang paglago ng free-range chicken poultry farm ni Roderick ay nakatulong sa kanyang komunidad at nakapagbibigay din ng dagdag kabuhayan sa kanya. For now, ang impact ko sa atin sa pagpamulong, particularly sa free-range, malaking tulong sa aking pamilya, lalo na sa araw-araw ng Wisconsin. Considered as the sustainable farming, tuloy-tuloy yan, na mayroon kang kinikita araw-araw. Like for example, yung itlog na lang, araw-araw kang nagsitindang. May monthly income ka, may daily income ka, iba pa yung quarterly meaning ka, minimum growth natin. May trabaho ko na, mayroon kang kinikita, kapili mo kung pag-ibig. Ayon rin kay Roderick Gray, mahalaga na handang matuto at buo ang puso ng sino mang gustong pasukin ang kabuhayang ito. Madalas nakikita ng mga farmers natin is the end result. Ang impact sa kanila ay malaking pera na yan. We restarted, wala akong masyadong kapital. Hindi natin kailangan ng malaking kapital dito. All we need is an open mind. May open mind. Maraming gustong tumulungan as long as tulungan din natin sarili natin para umasensas. It has been my passion na makalaga ng manok. Ang tulatan na namin ko si Dr. Lee, sinabi sa akin na dapat ang pag-alaga ay dapat mayroong scientific base na sinasabing sistema para magkaroon ng tamang pag-alaga at tamang pag-manage ng pagpapalapin ng free-range chicken. Gaya ng sinasabi ni Dr. Winterfeld, an educated farmer is a successful farmer. Kung di tayo sasaliksikin yung ginagawa ng pag-manage, tayo magiging successful sa ating ginagawa. And of course, by heart, mayroon tayong passion sa ginagawa natin. Alam mo, pag gusto mo yung ginagawa mo, lumalabas yung abilidad mo eh. Lumalabas yung talagang gusto mo sa buhay. Kahit ano mangyari, gusto mo maging successful. Kahit ano mang gusto mong marating. And of course, nandyan yung sipag at tsaga at you have to be open-minded. Sa ngayon, si Roderick ay nagsiseminar sa iba't ibang panig ng Pilipinas para ibahagi ang kanyang kaalaman tungkol sa free-range chicken farming. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para makatulong ang isang government agency, particularly ang ETI, at accredit tayo as a learning site or training center, particularly sa free-range poultry production. Sa ganun lang, magkaroon tayo ng mag-aaral ng iba't ibang mga farmers dito para at least magkaroon sila ng right information regarding free-range poultry at sana pumapalawin natin ito sa buong bansa natin. Sa mga gusto mag-alaga, gusto mag-venture dito sa free-range poultry production, unang-una po talaga is you have to be educated. Kailangan malaman natin yung tamang informasyon at tamang way ng pagpapalaki ng free-range poultry para magkaroon tayo ng magandang resulta. Ang advocacy niya is magkaroon ng sustainable and productive way of farming. Tamang pagsasaka, tamang pag-aaral at determinasyon sa ating gustong abutin. Pero future sa agrikultura. Yan po. Yan po yung ating clip, no, regarding kila Roderick Gray at kaya Dr. Asuncion Beltran. Mga minentor po na namin yan at ginaid ko po lahat sila to make their system sustainable. And with the help of Magsasaka TV, salamat po sa inyong naitulong na propagate yung tamang pamamaraan ng free-range farming. Napakalaking bagay po ito. Thank you po. At thank you po kay Dr. Beltran at kay Mr. Roderick Gray. For first timers po, ano pong gagawin? What is the best way to start? Dok, bibili na ba ako marami? Hindi po. Kailangan na po kong mag-invest ng 1,000? Hindi po. Kailangan lang po mag-umpisa ng tama. No? Now, start out small. For first timers po, you need to go through that learning curve. No? It's the test that you need to overcome. Kasi po yung inyong passion, persistence, at yung inyong ability na matuto at i-apply yung natutunan nyo ay nandyan para po kayo maging successful. So through these online seminars that we do, we hope that we can transmit these systems, these programs to you. Napaka-importante po talaga. Nakikita ko po ang mga farmers mula po noong 1997 na nagsiseminar po ako hanggang ngayon. Yung po mga nag-stay na mga successful at sustainable, yun pong mga taong nag-aral ng maayos muna. Have an open mind and open heart to learn the system. Meron po kayong alam, maaari, pero itong sistema ito is proven na po. So you don't need to reinvent the whole system. Start with the F1, no? Or offspring of certified breeders or filial 1. Doon po sa gustong mag-umpisa sa ganyang level, no? So yun pong mga may limited budget, yung pong gusto mag-trial muna doon sa lugar nila, hindi nila alam kung maging successful o hindi, best is to start with the F1. No? Two types ng F1, yung inasal type, which is all males for meat, and the layer types, all females, with 90, 95% potential of egg production. No?
Ganyan po ang potential niya pagka inalagaan niyo po ng tama at maayos. Bibigyan po kayo ng 95% egg production. You can grow the LT and IT together. Pwede po sa isang lugar. And eventually, once you harvest na in a cell type at 70 to 80 days, yung layer type na lang po ang i-continue nyo. At yung earnings doon, pwede nyo pong gawing puhunan sa in a cell type. For farmers with more background, you can also order certified breeders twice a year, no? Ang importation namin. So we invite people to do this program dahil nakikita namin it is a provincial-based program na ang expansion na gagawin. Pero expansion po, tayong lahat ang nagkakasama. Hindi po ako lang. Hindi po ako lang ang nakakalamang. Lahat po tayo will be given the right opportunity to serve and to produce in your locality. Why we never breed or inbreed F1 commercial chicks? Ito po yan, ano? Yan. So, from parent stocks, pinoproduce po yung F1, ano? Yung F1. Ngayon po yung F1, pagka inbreed nyo po yan dahil magkakapatid po yan, yung anak ng parent stock na hindi mag-related, sasabog na po ang productivity niyan sa F2. At usually po yan, yung iba, nag-F3 pa. So, lalo pong nagkakahalo-halo na ang genetics na lumalabas. So, eventually, magkakaroon mo ng problema. Mas malaki ang problema ninyo pagka po ginawa nyo yung F4. Alam nyo ba yung F4? No? Kumakanta na po yung mga yan. No? At nagsyo-show ng TV. So, iwasan po natin, akala nyo nakakatipid po kayo pag ginagawa nyo ito. Hindi po. Dahil po, the more you do this, the more less production that you will have. Kabaliktaran po. And eventually po, pag marami na po kayo masyadong alaga na may sipon, iahawa na po lahat. Kasi po, yun yung kanilang integrity o yung kanilang resistance ay nagbabago din po. So, ano pa ho ang naepekto niyan? For example, imported ang parent stocks nyo. Bumili nga ho kayo ng F1. Yung F1 ho, dahil brothers, sisters yan, inbreeding po. So, ang lalabas po dyan mga side effects, dwarfism, high chick mortality, stunted growth, less eggs, more feeds, low weight, more feeds, low immunity. No? Yan po yung mga possible results. Yan po ay magkapatid. Yan po ang nangyayari eventually sa sobrang inbreeding. Lumalabas na po yung mga maliliit. Okay? Dahil sa genetics po yan. Yan po ay nangyayari. Effects of inbreeding in chicken, no? Poultry population is expected to increase the rate of inbreeding. Pagka po kayo nag-small poultry, no? Pagka po ini-inbreeding nyo, may lead to undesirable effects such as decline in performance, loss of vigor, at ang pinakamahalaga po sa nagpapaitlog, lumiliit po yung size ng itlog. So eventually, you are putting yourself out of the market by getting all these inefficiencies. So for example po, ito po, no? What is the proper genetic program that we recommend to you? For example po, yung dominant D Black 109, no? It is a combination of dominant Rhode Island Red at dominant BPR, no? BPR Bard, Plymouth Rock, hindi po PBR, BPR, no? So, pagka po yung kinross ninyo, ang anak po nalalabas ang napisa autosexable. Ibig sabihin po, yung lalaki may patak sa ulo, yung babae, full black po sila. Okay? And we call these hybrids already, F1. Pagka po lumaki sila, ganito na po itsura niyan. Inasal meat type at layer type. Yan po, yung may konting pula-pula sa dibdib. Yan po ay persistent 99%. Hindi po magpapalit yan. Pagka po yung nagbabago-bago kulay, hindi po certified dominant ang hawak ninyo. Nagkakaproblema na po sa mixing at inbreeding. No? Dominant Sussex and dominant Bard Plymouth Rock, pinag-cross nyo po, yan po ang lalabas. No? Meron naman itong dilaw sa mukha at pisngi. Paglaki po, ganyan ho ang lalaki, parang native ho ang itsura, at ito po yung babae. Okay? Bakit po kailangan dominant Sussex as dominant? Kasi po, ito po yung pedigree system na sinasabi natin na commercial level
na kailangan uniform lahat ang production. Dominant blue D107, yan po ang combination, dominant blue and dominant BPR. May dilaw naman po sa tuktok na ulo, ng ulo ng lalaki, yan po lalabas niyan at pag nag-mature at ito po yung lalababae. Dominant D102, no? Ito po ay Rhode Island Red male and Rhode Island White female. Pag kinumbay niyo po yan, auto-sexable na, color-sexable na po yan, yung pong lalaki ay yellow, orange naman po yung babae pagka napisa. Consistent po yan, wala po yung doubt, as long as the combination is correct, as long as the genetic source ay iisa, which is certified dominance. No? So, lalabas po yung anak niyan, paglaki, ganito po itsura ng lalaki, at ito po ang itsura ng babae. Dominant brown D102. Dominant D853, ito ay ang combination, dito nyo po makikita, pareho namang doc na dominant red yan. Ha? Bakit yan eh? Pwedeng auto-sexable or feather-sexable. Kasi po yung dominant Rhode Island red ay dominant gene subpopulation na dominant ang male. While the female is a subpopulation of recessive gene. So pag nag-cross po yan, yung tatay ay lalabas na yung anak nila, combination will be slow-growing feathers ang kanilang wings, while fast-growing feathers, yung female, yan po ang lalabas niyan. So, feather-sexable naman po yan ang lalabas niyan, no? We also have a dominant commercial white egg layer na D229. It is from a source of genetics ng shaver for cage use only, hindi po siya pang pre-rage. Ito po yung same as the commercial white egg layers. And we have also this available as parent stock only. Hindi po F1, parent stock po available on an importation basis. We have also have this value-added varieties, no? We call the artisan eggs, no? Bakit po may artisan eggs kami? Gusto namin ang farmer, ang smallholder farmer, ay kumikita ng maganda sa itsura pa lang ng itlog, size ng itlog at quality ng produce. So nakalalamang po yan, that is about 1 to 2 pesos more expensive as compared to the regular brown eggers. So ito din po ay very special line po, ano, variety na pinapromote natin yung program na to para po may lamang lagi ang farmer sa kanyang produkto at the customers are willing to buy these kinds of eggs dahil makulay sila. Yan po ang common na pinapasok namin combinations. Dominant red D853, dominant brown D102, dominant black D109, no? Makikita sa ilalim yung mga pangalan. D107, D149, and D229. Ito po yung mga common selections that we import 2 to 3 times a year now. Okay? So we import the breeders. Ito po pictures is 2014. We import this is from a terminal in the airport, yung cargo terminal, no? So we receive the breeders, diyan po makikita niyo na talagang galing sa ibang bansa. Kaya po ang costing ay iba. Okay? SPS import clearance, makikita niyo po rito ang 2017 importation at 2019 importation. Meron pong barcode diyan, kompleto po 'yan ng papeles. Kaya po certified. So, pagka po breeders ang inyong hawak, ano po ang potential niya, no? You are a certified importer, imported parent stock breeder farmer, ito po ang mga potential na pwede niyong gawin. Imported as the olds from dominant Czech Republic. Wala po kaming local production sa ngayon ng parent stocks, but eventually magkakaroon po niyan. Certified F1. Ang lalabas niyo po ng certified F1 kung male, inasal type pong tawag for provincial meat production. While females are layer types for egg production. Dual types are what we call the Rhode Island Red combination of the D853. Which is about less than 10 eggs but more meat produced. 30-day-old F1s, pwede niyong ibenta yan. Eventually, if you are a breeder farmer, properly brooded and vaccinated. Ready to lay, ang tawag po pag 1 month before onset of lay or 3.5 months
old ang inyong layer, ang pullet, pwede nyo po yung tawaging ready to lay. Free-range eggs, you can sell. In a cell type, you can sell. No, yan po yung potential na pwede nyo makuha pagka ho kayo certified breeder farmer. You can be a certified peristock farmer, no? Or breeder farmer. Maximum profitability if done properly. Potential to manage and capture the market in your provinces. It can serve LGUs and other institutions in the province. Selling certified F1. Para po yung customer niyo bumabalik sa inyo dahil pag successful ang customer, it is a science-based program. Sell 30 days old, pwede ko kayo magbenta niyan. RTL, bullets, no? Sell eggs, sell meat. So, yun ang mga potential na pwede nyo pagkakitaan. Okay? Breeding stations are the most sustainable program in free-range farming. A breeding station focuses on good quality F1-day-olds to sell to the farmers. And genetics comes first. Hindi po sino-shortcut ang genetics. Dahil eventually po, malalaman po ng inyong customer yan. At sasabihin nila ay ina-undercut nyo sila o mis-declare nyo sila, which is also a source of problems later on. We want to have 2 to 3 breeding stations per province or more, depende naman po sa size yan, no? Smallholder breeding stations can have, actually sa ngayon po is 20 females and 2 males to 200 heads, no? Parent stock. Medium scale is 300 to 600. Large is 700 up, no? So ito yung mga large scale farmers na sa provinces. It is privately owned and endorsed by the local government. Kasi po ngayon, meron mga food security and food propagation programs ang government, ang LGU, ang DA. Pwede kayo mag-participate dyan as a supplier of certified genetics, no? Profit and social responsibility at the same level, earning and helping at the same time. Enjoying your farming while earning, no? For example po yan, ano? Example lang, no? That is the objective and the target in the future. So magkaroon po ng breeding stations nationwide para po yung inyong area ay merong reliable source of genetics all year round, no? So pagka po nagka problema sa isang sector o isang lugar ng Pilipinas, meron pa rin pong tumatakbong negosyo ng farming sa kada isang lugar. Napakalaking opportunity po yan, ano? Na dapat natin i-consider lagi. Dahil pagka po nagkaroon po ng issues ng lockdown, importation, bird flu, or whatever problem, eh meron pong alternative sources ang ating mga farmers ng genetics. Hindi po nakasalalay sa Luzon lang o sa Mindanao lang, or sa Visayas lang. So, kalat scattered po sa buong Pilipinas. Ito po ang mga binibigay naming Dominant ZZ Breeder Certificate. Ito po ay binibigay namin from the day na makuha po yung breeders, they will count 45 days. Then after 45 days, yung pong certified breeders nila, they will request for the certificate sa aming office. At kami naman po will provide you all the necessary report or information na kailangan namin to award you of the certificate. Iniingatan po natin to dahil po itong mga taong ito ay nagtaguyod, nagpropagate ng tamang sistema at karapat-dapat lang po tulungan natin sila magpropagate ng tama kesa po sa mali. Diba? So dapat to we encourage what is science-based and sustainable over the shortcut and chopsoy system ng mga ibang farmer na ayaw pa rin magbagong mga pasaway. Okay, paano mo ini-explain tong certificate na ito, no? The November 16, 2019 is the time that the stocks were imported or arrived in the Philippines. So yan po yung day 1 ng kanilang sisiw na parent stock. Sa parent stock lang po itong pinag-uusapan natin, hindi po sa F1. Kenneth T. Nazareno, as an example, farmer in Bataan, will have that name in that certificate together with his farm name and the address. So, meron kayong alam kung saan ang gagaling talaga. And you can validate. Ibabalidate niyo po yan kung tunay o hindi. No? At yung pong
validity ng kanyang production will be on only by August 2021. Ibig sabihin po, yung batch na to na binigyan namin sila ng certificate ay hanggang August 24, 2021 lang validity, or 2 years, no? 2 years ang validity niya. So, they can produce for the 2-year cycle, no? Pedigree information, ibig sabihin po niyan, nag-hatch siya ng November 15, November 16 siya nakuha sa Pilipinas, tin-transport from Europe, going to Manila, tapos kinukuha po ng mga breeders natin eventually. So, ito po yung mga varieties na kinukuha nila. For example, siya ay kumuha ng D102, 109, 853, D229, at D107. So, yung combination pong yan, obvious po yung labas ng sisiw niya matches these varieties. So, hindi po pwedeng mag-iba-iba kulay na basically na hindi kasama doon sa pattern ng color ng mga sisiw na dapat lalabas doon sa breeder set na yon. Okay? Yan po. Okay? Yan. So, yung dami ng breeders. Hindi naman po pwede si example nito, itong may hawak ng certificate na to, nagagawa siya ng 1,000-day-old chicks from this source of breeders. Hindi po capable yung kanyang volume ng breeders to produce this. Pagka po may mga nagsiserve sa inyo ng ganyan, magduda na po kayo na hindi certified ang kanyang nakukuha. Ito po yung mga pictures ng mga breeders na kinuha niya. So, more or less may guide po kayo na tama po yung nakukuha nyo based doon sa breeding program na kinuha niya. Facebook po, parahan po natin mabalidate yung farmer kung talaga po siyang legitimong farmer or real farmer na nagpo-produce. So, you can visit his account, you can inquire. Kung malapit po kayo doon sa area ng kanyang farming, mas madali po kanyang maservan. Priority po ng mga farmers na to ay servan yung lugar o province na kung saan siya nandoon, above and beyond the other areas, no? Priority po yan. Sa ilalim po, use of uncertified dominant ZZ parent stocks for breeding will automatically void the certificate. Kasi po, pinipreserve po natin, hindi po ito sa pagmamalaki. Pinipreserve po natin yung sistema na tama. Kamukha ng rehistro ng sasakyan o papeles ng aso, no? No? Or registration ng bayad lupa, mga ganong bagay po, kailangan po may certificate para po hindi po naluloko yung ibang tao at wala pong na-encourage na manloko. This is another example. Sa Aklan naman, you can source from them, no? The stocks of D109 and D102. Ngayon, nakikita nyo na kung paano nyo babasahin yung certificate. Yung certificates po, nasa albums po namin ng Erwin Joseph Cruz Facebook. Checkin nyo po yun. Nandun po, we have the albums and the list of certificates na certified breeders. Hindi po namin ginagawa to para exclude ang ibang tao. Ginagawa po namin to dun sa mga farmers na gustong sumunod sa programa. Kung ayaw hong sumunod, wala hong problema. Kung gusto nyong chapsuy ang luto nyo lagi, nasa inyo po yun. Ang sa amin po, we are setting standards, discipline, and developing each other's farming na lahat po ay umangat. Hindi po tapakan o dayain ang isa't isa. Kaya po kami ay nagkaroon ng isang grupong ganito. No? So, importante po yan na alam nyo po yung source nyo ng breeders. Kung dominant po ang hinihingi, ito po ang magagandang source ng breeders. So, going back, you can check our Facebook, Erwin Joseph Cruz. May albums po dyan. Sa albums, may mga photos po ng mga certificates. Doon nyo po makikita sa pinakamalapit na lugar ninyo para hindi na po kayo mag-i-import ng malayo. Dahil eventually, mahal po ang gastos ng shipping sa aeroplano at sa bus. At mataas po ang risk. Kaya po yung development ng program has to come from the province itself. Okay? So, ito po yung mga certified breeder farmers natin nationwide. So, our active breeder station farmers in Luzon. Nandyan po yan. So, habang you can pause this video and you can check one by one, kung malapit po sa inyo, you can ask them if they have the stocks available and you can order from them. So actually, what you see is that we are distributing the opportunities to other farmers.
That is the kind of community ship we are promoting for you. Kaya po kami, we encourage you to do this program. Hindi po yung buy and babay na kay later. Pagbili nyo, sabay takbo yung pinagbilhan nyo. Hindi nyo na ma-allocate. O kaya ite-text nyo ni hindi kayo matulungan sa minor problems ng inyong farming. Hindi po magandang sistema sa pagmamanok yan. Para po yung sasakyan, kung wala akong mekaniko, mahirap po i-propagate yung system. Kailangan po, meron pong technical backup ang inyong programa. At yan pong mga farmers na yan, with their experience, can help you out. GMA in Southern Tagalog Region, no? Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, and Quezon. Yan po yung mga farmers na makikita yung active. Meron po kasi kami mga community certified breeder farmers at meron mga certified breeder farmers. Yung mga community po, yun po yung mga active, tumutulong sa inyo if you want to ask them, and then they will direct you kung wala sila. So tulungan po, hindi po kumbaga kanya-kanyang diskarte. Tutulong po talaga sila dahil they have been taught and guided by me to help others. Because this, the reason for this program is also helping others. That is one of the magic of this program that can help you out in the area. Southern Luzon, no? Bicol, Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon. Yan po yung mga farmers. Hindi po ibig sabihin meron po ng farmers area nyo kaya niya nang i-supply yung buong area. Hindi po. Yung pong opportunity to expand ay nandyan, and you help each other expand it in your locality. Active breeding stations in Visayas. Yung pong mga nakikita nyo sa upper corners, yun po yung mga active community breeder farmers, and also the ones with the big certificates. The rest are also active, and you can ask them, you can inquire from them, from their Facebook. Our active breeder stations again in Visayas, page 2. No? Sa Cebu area, ito pong mga ito. Nandyan din po, mga active players. Our active breeder station farmers in Mindanao. Ito po mga breeder stations, hindi po kami may-ari. Sila po ang may-ari, mga breeder farmers. We just supply them with the genetics and guide them with the technology and how to market. So this is, kumbaga, independent. Kaya lang, we invite them kung gusto nila maging active breeder farmer or community breeder farmer, we invite them to join us to propagate the right system. So yan pong mga yan, usually, karamihan po dyan ay talagang mga willing to help in the area. Sa ngayon po, we have organized a system of stakeholders group with common ideals and objectives, the Philippine Smallholder Poultry Farmers Association. So ang federation po nito ay itiniguyod namin to educate, promote, and assist small to medium scale poultry farmers in the Philippines. In the development process, we will announce soon the details on how to be a member. So hindi pa ho ngayon kasi po we are starting to organize pa lang. But we will announce soon. So pagka po, ano, please like and share our pages, Dominant Asia Pacific page, as well as Erwin Joseph Cruz po. So you can be updated on this group. Later on, no, kasi hindi lang po manok ang ating program. Magkakaroon po tayo ng quail, ng duck, with the same cooperative and proactive farmers that we have in the different regions of the Philippines. So we will harness their knowledge and their cooperativeness to help us propagate the good system of this federation. Ang Dominant CZ po, which developed with Dominant Asia Livestock Genetics, going back to this picture, yan po mga pictures niyang galing sa mga farmers, halos lahat yan. So talaga po may mga nagpa-practice na mga farmer. Meron po mga taong gusto yung sistemang yan at nagkakanegosyo po sila.
Yan po, pag dumating yung mga breeders, we check them upon arrival. Sa breeders po, ang parent stock po ng Barred Plymouth Rock, baliktad po ang parent stock na may patak sa ulo sa ibabaw, ano? Yan po ay all females, pagka po yan ay parent stock level. At yun pong male ay ito. Kasi po ang ratio is 1 is to 10 or 1 is to 8. 8 females, 1 male. Ganun po ang sistema ng breeding ng commercial. So we try to propagate the same system in this kind of level of farming. So yun po, pagka nakuha nyo po yung inyong parent stocks, dun po sa mga breeder farmers na nag-inquire at kumuha ng mga breeders, baka magulat kayo yung Barred Plymouth Rock po, yung pong mga BPR nating mga females ay ang may patak sa ulo ay ang babae. Okay? Yan po, ano? Sample po, Rhode Island Reds na imported breeders, dominant blue, no? Sussex, no? And the rest are all females na Barred Plymouth Rock to produce the D109, 107, and 149. Kasi po, common sa kanilang tatlo, all Barred Plymouth Rock ang kanilang female line or parent stock na female. Okay? Kami po ang nag-organize lahat ng risk niyan and importation. Yan po, kompleto po papeles, import permit. No? Important values of certified parent stocks. No? Dito po makita niyo yung potential ng kanyang kita. For example po, each parent stock female has the potential to produce 86 inasal types and 86 layer types. No? So, ibig sabihin po, yung isang nanay na parent stock will produce either 50% male or 50% female. So, sa Philippine condition po, we only claim 75 inasal types at 75 layer types ang kayang i-produce ng isang layer breeder. No? Breeder nating parent stock. Ang SRP po niyan, for example, 45 pesos per head times 75 pieces po, no, na inasal type, the gross earnings is 3,375, while SRP for layer type 72 pesos, example po, no, last year 75 pieces 5,400 po ang price, no, ang gross income. So total gross earning per parent stock is 8,775. Estimated cost to produce per PS is around 4,200. I-less nyo po yan, you have the net potential income of 4,575 per parent stock. So, kung summarize nyo po yan sa 300 level na parent stock, you have a potential of earning less the cost. Ang house po, amortized lang po, is 1.3 million pesos net per first year of cycle. So, yun po yung potential, business potential of a breeding center. Yan po yung rundown yan, ano? So, nagbabago po yan as, ano, sa ngayon po, tumataas ang koso. Eventually, yung nag-a-adjust and then, of course, you adjust your selling price accordingly to cover that cost. No? Yan. Okay. This is a genetic program that fits small to medium scale farmers serving 55 countries worldwide. And for imported breeder day olds, please email us at freerangepoultrybreeders@gmail.com. Ang pag-order po ng breeders or pagpa-reserve ay sa freerangepoultrybreeders@gmail.com. Sesendan ho namin kayo pabalik ng guide on how to order. Hindi ho pwedeng mag-email kayo sa akin, Doc, order ako. 30 ang ganito, 50 ang ganyan, tapos babay na, makita na lang tayo sa import. Hindi po ganun. Meron po tayong procedure. Dahil po yan, ini-import, kailangan po siguradong tayo sa programang i-import natin at dami. No? At sinisiguro po namin pati yung details ng inyong order. We import 2 to 3 times a year to assure ample source of certified breeders for F1 chick production.
So yan po yung ating supplier, si Dr. Tiller, Milan Tiller, who visits us once in a while, and also in Bangkok during the VIB livestock show, no? Together with local farmers in the Philippines and from Africa, no? Yan po yung time ng punta si Dr. Tiller at chinek niya yung mga breeders. At ito po yung aming collaborations sa mga international expos for that. Okay? Ito po ay ang mga breeders. Magkakasama po sila dahil yung lumaki na yung breeders, nakita nyo yung import natin, yung mga females are all Bart Primotrop, Rhode Island Red, Dominant Blue, and Sussex ang mga males. Okay? Balik po tayo, ha? Papakita ko rin po sa inyo yung system, simple lang po, hindi po kailangan high-tech, no? Simple operation. Nakikita yung sa kaliwa ay yung condo nest, habang sa itaas na nakatinataas po namin ng mga feeders, pagkatapos na sila kumain, they only eat once a day with the complete meal. Hindi po kailangan palabasin ang breeders. Hindi po kailangan pagalain dahil po high risk po na magkasakit pag pinagala natin ang pinagala ng ating mga breeders. Ang next video papakita ko po naman sa inyo ay ang mga nangingitlog na breeder females natin. Yan. Okay. Malakas pong mga itlog. Pinapakita ko natin dito na highly productive ang ating mga breeders. So may mga nasa labas pa na gusto ng mga itlog. Yung iba waiting pa dyan, iba alam nyo yung mga waiting boys, di ba, pagka ganyan. So dito po makita nyo kahit sabay na, basta makaitlog lang. Paano nyo tuturuan mga itlog din ang inyong breeder or ang inyong F1 layer sa isang lugar na tama at maayos? Tuturo din natin yan later. Superior hybrids allow the farmer to produce the specified selected traits. Mataas pang itlog, maraming itlog, at more meat. Yun ang objective natin. Pre-range layer types can produce 280 eggs per year. So from first year, first drop ng egg production, bilang kayo ng isang taon or more, you have 280 eggs total. Hindi po 280 eggs a day, no? So 280 eggs in total of that 1 year production cycle. Okay? Ito po naman yung mga F1, no? Makikita nyo rito sa tabing kalye, no? Low-tech ang sistema, free-range ang program, naka-fishnet ang paligid, nasa mga pasaway na manok, nasa ibabaw pa ng pawid, pero producing well at nagmamarket well. Sa mga groceries po yan, mga magandang groceries sa Manila, sa Metro Manila sila nagsiserve. So, ang laki po ng kanilang opportunity ng kumita pag ganyan lang o simple ang sistema. Ayun po yung egg production, ano, makita niyo yung sawali, ang gamit, pawid, no? Kawayan. Sa umaga po ang majority ng egg harvest. So sa umaga pa lang may market, meron na kayo ma-harvest na itlog at pwede niyo nang ibenta 'yan, no? Makapag-harvest kayo ng basket-basket, aba. Ang laking opportunity po yan to have a livelihood para sa pamilya ninyo. Lalo na ho sa kumagawa ng alternative incomes right now. Ayan po yung mga nangingitlog na F1, ano? So makikita nyo, pag nag-mature yung season na binili ng F1, mangingitlog po sila, malakas din po mga itlog. Okay? Tunay pong malakas mga itlog. Maamo rin po sila. So pinapakain po ng vegetables, no? Yung ating mga F1. Ito naman po, going back to the breeders, ito po pinapakita ko sa inyo yung Rhode Island Red na male breeder, Dominant Blue at Sussex. Ayun. Magkakasama po sa isang pen, halo-halo po yung mga females natin na Bart Plymouth. So they can be contained in a simple program na hindi kailangan na compartmentalize masyado. Okay, ito po yung productivity parameters o yung specifications.
sa iba hong suppliers na hindi hong makapag-provide ng certified breeders, wala po silang productivity parameters. Kasi po, at 18 weeks, if you have a 1.5 kilo female, okay, ang co-consuming po niyan from day old up to point of lay, yung total po, summary po, from day old kinain hanggang mangitlog, 6 kilos po ang kailangan niya. So, ibig sabihin po, makocompute nyo na yung kailangan yung budget at yung productivity yung expect nyo. Ano po yung productivity? It has a potential of 300 eggs. Kaya lang ho, nasa Pilipinas tayo, that is why we claim only 280 eggs. Ang feed requirement niya is about 120 to 122 grams per bird per day to maintain the productivity of 300 eggs or 280 eggs in 1 year cycle. So, yan po yung mga specs na binibigay. Yung ibang hindi ho certified o yung ibang mag-fake ng mga certification, hindi ho nila makukuha itong mga claims na to. Ang production po ng eggs, for example, ito po yung ating graph, ano, 18 weeks. Pag breeder po, per week ang bilangan ng edad nila. 19 weeks po, mag-start na mag-egg production, tataas po yan ng matarik and slowly go down. Yan po yun. So, at about age of about 46 to 49 weeks, pababa na. But makikita nyo rito, at 90%, meron po mga nangingitlog po yan at a certain time ng 90% and slowly going down. Ito pong red line is representing the egg size po, egg weight, no? So, yung egg weight po, importante na habang tumatagal, lumalaki po yung eggs. So, umpisa ho, talaga pong normal lang pong maliliit muna yung eggs dahil mga dumalaga pa. Pagkat lumaki na po sila, nagkaedad na, lumalaki rin po yung size ng eggs. 65 grammar average. So, that's very big size of eggs, no? Ang kulay po ng eggs commonly is dark brown or brown. So, nagbabago-bago rin po yan dahil po yung pinapakain nating feeds, pinapakain nating nire-rangean nila, kung nakakuha sila ng mga premium na mga grubs or insects, it affects the color of the eggs also. So, the more variances in the egg color is the more natural than rather than consistently growing a uniform egg production, which is more of a factory-based program. Marketing of free-range eggs and meat. Pagka po nagmamarket kayo ng free-range eggs and meat, hindi po nyo tinatapat sa mga regular white or grocery chicken. Meron pong way to market it. One way is to explain the program. Ano po ang advantage pag bibili kayo ng egg na to na mahal po ng 2 pesos or 150 compared sa white egg. Yung pong rich in vitamin E and beta-carotene and vitamin C. Ang free-range layers po, gets a lot of sunlight, no, and acquires antioxidants as they range, no. So in return, binabalik po nila yan doon sa egg production nila, and you get improved high value eggs. They have 1/3 less cholesterol, 1/4 less saturated fat, 2/3 more vitamin A, 2 times more omega 3, and 7 times more beta carotene. Ibig sabihin po nito ay ita sa value adding. So, these are natural value-added nutrients na pagka bumili kayo ng egg, kahit mahal ng konti, ay marami pong naibibigay sa mga bata pag kumakain at sa mga adults. Yan po, no? Yan po ang kalamangan ng grass-fed. Study shows eating an egg daily may prevent stroke. Pagka po hindi prito lagi, huwag mo laging fried egg. No? So, fried scrambled egg, huwag mo ganun lagi. But it helps reduce or prevent stroke. Yan yung mga clippings na yan, kinukuha mo natin, pinapromote natin sa mga blogs, sa Facebook, to promote the program properly at ma-encourage po ang mga consumers na kainin yung ating product. Ito rin po, pastured eggs have more of the good stuff. Yan po. Yan po yung mga press releases. Okay, yan po yung mga different colors na makakuha niyo eventually if you have that free range from Dominant ZZ. Then the value adding of
blue and green eggs, no, later on due to the artisan egg program that we have, no. Ito po mga sizes, sabi ko 65 grammars, so mga large, karamihan ng mga eggs pag dominant ang gamit ninyong genetics, medium to large ang tatakbuhan ng sizes ng eggs, not the small ones, no. We will have a break.